Alam mo kung sino yung laging being themselves at saka yung authentic. Alam mo kung ano? Ang authentic lang talaga eh yung tantrums ng bata. Gumagawa sila ng mga bagay na wala namang ibig sabihin sa kanila. Pag umiiyak yan, tapos tanongin mo, bakit ka umiiyak? Wala siyang idea kung bakit siya umiiyak. Pag masaya sila, masaya lang sila. Pag malungkot sila, malungkot sila. Ganon. Yun ang authentic. So naisip ko, kung being yourself ka palagi, para kang toddler. Toddler ka ba? Hey, kamusta ka? Bago ka dito sa channel, ako si Deo. Si Dakila, anak ko. And we are nobody. Kung ito yung unang video na mapapanood mo, eh sana makumbinsi kita na mag-subscribe and stay tuned and enjoy. Be yourself or don't be yourself. Marami sa atin ang nalilito dito eh. Kung ikaw nandito ka para hanapin yung sagot, eh nasa tamang video ka. Ang sabi kasi ng iba, be yourself. Pero sabi naman ng iba, don't be yourself. So ano ba talaga, 'di ba? So susubukan nating sagutin yung tanong na yan dito sa video na to. Uuwi muna kami mag-ama. Masyadong mainit at saka gutom na to. Kailangan na nitong kumain. Be yourself or don't be yourself. Yun yung sinasabi ko kanina. Doon muna tayo sa be yourself. Ipapaliwanag ko sa'yo. Be yourself. Malamang sa malamang eh, narinig mo to doon sa mga sikat na tao na. Kasi malamang sa malamang eh, gusto nila na huwag mo silang gayahin. Kasi hindi pwedeng maging ikaw siya at siya maging ikaw dahil iba-iba tayo. Malinaw yun. Yun ang ibig sabihin ng be yourself. Specifically, you. Authentic na ikaw. Authentic. Okay yung ganyang mentalidad kapag you're doing something, halimbawa sa pag-YouTube, gumagawa ka ng video para sa sarili mo lang. Hindi mo siya balak i-share, wala kang pakialam sa mga subscribers, wala kang pakialam sa manonood, just doing it for yourself. Okay yung ganong attitude na, this is for me, I am being myself. Okay tayo dyan, wala tayong problema dyan. Nagkakatalo yan kapag yung ginagawa mong video, eh gusto mong i-share, gusto mong may mag-subscribe sa'yo, at gusto mong sumikat, gusto mong maging popular. Dun magkakatalo yan. Napakaswerte ng mga tao na ginagawa lang yung mga gusto nilang bagay, tapos sumisikat sila, no? Ang swerte nun. Pero hindi sa lahat nangyayari yon. Kung ikaw nanghihingi ka na ng subscribers, nag-aas ka na ng mga views, manood sila sa'yo, kung ikaw, just being yourself, ginagawa mo yung gusto mo, eh sino ka ba para panoorin nila? I-example natin yung channel ko. Karaniwan sa mga video ko, eh we're just being ourselves. Dito sa bahay, kung ano yung sitwasyon namin, pinapakita ko dito, binivideohan ko as much as possible, no? We're just being ourselves. Sumikat ba kami? Di ba wala nangyari? May mga nanonood at may mga nagsusubscribe din. Pero sa pilitan, sinendan ko sila ng link para mag-subscribe sa akin. Tapos malamang sa malamang yung mga pamilya ko lang yung nanonood, pamilya namin, yung Cheche, para makita si Dakila. So kung gusto mo na may mag-subscribe sa'yo, may manood sa'yo, dapat meron kang strategy. Okay, family halimbawa. Family, pero hindi lang basta simpleng family. Kailangan merong something. Lagi kayong namamasyal. Lagi, basta, there's a plan. May plano, may, kumbaga, may script yan. May pinagpaplanuhan yan, may strategy yan. Hindi yan basta-basta, they are just being themselves na pagkagising sa umaga, kuha na camera, video. Wala. It doesn't work like that. Kailangan may plano para kung gusto mong panoorin ka ng tao, balik-balikan ka ng tao. Okay, so yun, isa sa example. Okay, ang ibig sabihin naman ng don't be yourself, not being authentic, professional, creative people, they are not being their selves. Lalong-lalo na yung mga professional, yung mga artista, yung mga athlete, madalas yung binabash yan. So, kung they are just being themselves palagi, eh malamang sa malamang inasapok na nila yung mga reporter, yung mga nambabasha kanila, papatulan na nila yun. Ang gagawin nila,
hindi sila magiging authentic kasi pipigilan nila yung galit nila, itatago nila, ipapakita nila na hindi sila naapektuhan. Isa yon sa not being yourself. Balik tayo dun sa pag-YouTube. Don't be yourself, ibig sabihin yan, kailangan meron kang strategy sa pagkuha ng mga subscribers para magkaroon ka ng views. Halimbawa, nabanggit ko sa isang video ko, mag-isip ka ng genre na sa tingin mo magugustuhan ng tao or makakatulong sa ibang tao. Yung genre na yon, ang magiging basihan mo, yung hilig mong gawin para mas madali mong magawa at mas easy mong maibahagi sa tao. Yun, kapag nakahanap ka na ng genre, yung mga video mo tungkol doon, gagawin mo to para sa ibang tao. Kasama doon sa strategy mo, yung mga tao na kung kanino mo ibabahagi. Yan, hahanapin mo yan. Tapos, knowing what they want, kung ano yung gusto nila, kung ano yung mga sa tingin mo na makatutulong sa kanila, or sino ang nanakit sa kanila, ano ang kinagagalit nila, yun, yung mga ganong bagay. So, doon papasok yung mga video mo. So, it's not being authentic kasi you're doing it para makakuha ng subscriber. Don't be yourself muna, tapos be yourself. Yun, mas maganda yun. Kasi, ginawa mo muna yung strategy, nag-ipon ka muna ng community or hindi naman community, no, ng mga audience mo, pinaghirapan mo yan, hindi madali yan, ha? Hindi easy yan na porket nahanap mo na yung genre mo, marami na manonood sa'yo, may pupunta na agad ng mga audience. No, it's not like that. Mahabang proseso, hindi man ito yung gusto mong marinig, pero mahabang proseso to. Ang kailangan mo gawin, ipunin mo muna yung mga totoong susubaybay sa'yo, totoong susuporta sa channel mo. Pag nakuha mo na yan, because you're not being yourself, saka ka maging, saka mo introduce yung sarili mo, yung talagang ikaw, yung authentic na ikaw. Doon. And umasa ka na magustuhan ka din nila. So yun, sana kahit pa paano nabigyan ng linaw sa'yo yung pagkakaiba or malaking pagkakaiba ng be yourself at don't be yourself. So sana nalilawan ka kahit papano dito sa video na to. Kung merong ibang meaning sa'yo, yung don't be yourself at be yourself, pwede mong ibahagi sa amin dito. I-comment mo dyan or gumawa ka rin ng video. At higit sa lahat, sana may natutunan kayo. Like, comment, subscribe kung hindi pa. And I will see you sa susunod na video. Bye-bye.